pagloob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong magandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito tayo ay nasa Lunes Santo, ang ating pong pagdiriwang ng Semana Santa. Tayo po ay nagdinilay at patuloy na nananalangin at kumikilala sa kabutihan ng Diyos sa atin, ang Kanyang walang hanggang pag-ibig. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, idulog natin sa Panginoon ang ating personal na kahilingan, kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo'y maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming nagpapasob-basob dahil sa aming kahinaan, ay makabangunawa at makapanindigan paghundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kaniyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig.
Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Nagtuturi kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo, nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Yesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ang hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasa ng kanyang buhok at humaliyak-malumuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha?" Ang pinagbilhan, maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi, at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilang niya at ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin.
Habang panahoy kasama nyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kahit pumaroon sila na hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang umiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Habang tayo po ay nagninilay at pumapaloob sa tinatawag nating Semana Santa, kahit na po ang ating mga pagbasa ay tumutuon sa tinatawag po nating pagpapahalaga sa ating Panginoon, gayon din sa kanyang sakripisyong tatamuhin. Alam niyo po mga kapatid, meron pong dalawang yugto, dalawang scene sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay inanoint. Ang una po ay matatagpuan nyo kay San Lucas, kung saan ang isang makasalanang babae ang siyang nag-anoint at nagbuhos ng pabango sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ikalawa naman ay itong yugto, kung saan taken from the Gospel ni San Juan. Ang babae pong ito ay walang iba kundi si Mary ng Betanya, kung saan ibinuhos niya po ang mamahaling pabango at ito po ay ipinunas sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ni Judas ay ito, sayang naman, yan ay 300 days wages. Ibig pong sabihin, malaking halaga para kay Judas. At para po sa kanya, may isip niyo pong siguro naglalaway si Judas at nanghihinayang ng sobra-sobra. Dahil kapag tinignan nyo, 30 pieces of silver lang ibinenta niya at pinagpalit niya ang ating Panginoon. How much more? 300. Ang laking pera. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, mayroon po tayong matututunan. At ito po ay ang pagtuturing at ang pagtulong sa atin ni Mary ng Betanya upang mas lalo nating ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa papaanong paraan? Una po, si Maria, si Mary of Betanya, nakita po natin ang focus niya sa Panginoon. Lahat ng bagay gagawin niya sa Panginoon. Kung natatandaan niyo po yung yugto po ng pagbasa, nang dumating po si Jesus, si Martha ay dali-daling pumunta kay Jesus at ang sabi, hindi mo ba pagsasabihan niyang kapatid ko? Tignan mo, nandyan lang, nakaupo dyan. Anong sabi ng Panginoon? Mary has chosen the better portion. Nangangahulugan, ang kanyang focus po ay labis-labis at ang Panginoon ang kanyang pinapahalagahan. Kaya naman, walang anumang bagay ang papantay sa Panginoon sa pag-ibig ni Mary. Ikalawang bagay, ang kanya pong sakripisyo na ibinigay po sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya po alintan at hindi niya pinansin, 300, ang laking pera. Kaya ngayon, ang sabi niya, ibibigay niya sa Panginoon at ibubuhos niya ang mamahaling pabango. Bakit po? Kasi ito po'y nagmumula sa kanyang sakripisyo. At anumang sakripisyo ang mayroon siya, ito ay ilalaan niya sa Panginoon. Ikatlo, makikita niyo po, hindi lamang po ang kanyang mga sakripisyo, kundi ang kanyang attention, ang kanyang halimbawa na ibinigay para sa atin, na matularan natin si Mary sa kanyang pag-ibig sa Diyos na inilalagay at sineset aside ang anumang bagay na magiging hadlang para mahalin ang Diyos. Finally, mga kapatid, isang bagay ang napakaganda. Bakit po? Dahil sa pamamagitan ng kanyang kilos ng pag-ibig sa Diyos, ang mga taong nakakita at nakasaksi ng kanyang ginawa
ay mas lalong napalapit sa Diyos. Kapag tinignan niyo po ang buhay po natin, tatanungin natin ang ating sarili, lalo na sa panahon ng Semana Santa. Ang Panginoon ba ang sentro ng aking buhay? Handa ba akong magsakripisyo upang mas lalo kong mahalin siya? At ang aking attitude, ang aking halimbawa, ito ba ay nagbibigay saysay sa diwa at pagmamahal ng tinatawag nating Semana Santa? At sa huling yugto, maaari po nating tanungin ang ating sarili, ako ba'y isang mabuting halimbawa sa aking kapwa? Mga kapatid, minsan po ang ating pong iniisip, kung ano ang iyong tinititigan, ito ang iyong pinapahalagahan. But this time, sa panahong pong ito ng Semana Santa, tayo ay inaanyayahang pagmasdan ang ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay. Nang sa gayon, mas makita natin ang tunay na diwa ng pag-ibig na mismong nakapaloob sa ating pong pagdiriwang. Kung ganon, mga kapatid, kapag sinabi po natin ang Panginoon ay namatay dulot ng kanyang pagmamahal sa atin, then lalabas po ang isang pusong mapagpasalamat sa Diyos na nagmahal sa atin. At kapag tayo po ay naging grateful, nagkaroon ng pusong mapagpasalamat, anuman ang meron ka, anumang kayamanan ang meron ka, dali-dali mo at magiging napakadali para sa iyo ang ibuhos, ang ibigay, ang ibahagi ito higit sa lahat sa pamamaraan ng ating pagmamahal sa Diyos. Kanino natin ito bibigay? Mamahalin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa-tao higit sa lahat ng mga mahihirap. Ngayong pong araw, kahapon nagsimula ang Semana Santa. At sa susunod na mga araw, mas lalong palalalimin ang ating pong pag-unawa, ang ating pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Hari nawa, habang ating pong pinagdiriwang ang Semana Santa ito, ay mas lalong tumitimyas, mas lalong nagiging wagas ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa misa pong ito, dudulog tayo, mananalangin. Hari nawa, linisin tayo ng tulad ng pagpapahayag ni Maria ng Betania ay mahalin natin ang Diyos ng walang katulad. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inanyahan tayo sa lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ating tutugon, Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkalob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay. Lagi kaming paginahawahin at ng kanyang kabutihan at lakas. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong nilaan upang patawarin mo maibigay sa amin. Ang pamungahin mo ang aming mga buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon, nababanaag na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway, ang pag-ako ng kanyang kusang loob ng katapatan at ang maganap ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gabagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari marioso diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawangot pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nagagagaling na utos at turo ng Panginoong Hesukristo, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagdaraban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalawan kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa lugod na kabuhayan.
nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahalin ng putihin Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay matas. Sa paglapit sa pangatin, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng putihin Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Announcement. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kalooban na kalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang, ang pinagsaluhan naming mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halinang dumulog sa Poong Nazareno para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-iibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong bayan, ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang katugunan sa kanilang mga panalangin at kahilingan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din po ang mga daladala nilang imahin, daasalan, kasama ng kanilang mga intensyon. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhan
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong pinatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.